Hello mga kabayan, share ko lang po kung paano gagawin yung aming na-discovering bagong palaman. Ang palaman na bawang. Po, ituturo namin sa inyo kung paano ginagawa na palaman itong bawang. Sikat po yung bawang dun sa mga may high blood at number one po itong bawang na antibiotic, na natural na antibiotics. Okay, gawa tayo ng palaman na bawang. So ito, binabad sa olive oil. Pwede kayang vegetable? Sabi nung ano, sesame oil. Vegetable oil, pwede. Pero on the best is olive oil. Nakababad siya sa olive oil. Or vegetable oil. Lagyan ng, ano nilagyan mo? Pwede mo siyang lagyan ng parsley or thyme. Or, hindi yung paminta. Pwede rin yun. Pwede salt. Tsaka salt. Pero magkalasa siya. Binabad sa olive oil ito. Pwede pakuloyin mo rin siya kung gusto mo. Pero isundin natin yung tapo. So, ang gagawin lang, binabad yan. Binabad ko lang ito. Kasi ito, so, nasa pan lang siya sa loob. Ito, masarap pang palaman siya sa tinapay. Sa mga saan pa gamot ang cancer? Okay, yung iba yung pag may high blood. Ito, pang low blood pressure siya. Pambaba ng low blood. So yung mga requirements na sa pagkain ng bawang. Ito yung the best na ipapalaman siya sa tinapay. Actually, na-discover namin ito sa isang Italian food sa friend namin na ginawang palaman. Nung natikman namin sarap. Natikman na rin ni mami ito. Gusto namin gawin. So, kailangan mababa lang yung alalay lang kasi kapag na-fry siya, nasisira yung hindi na siya roasted. So, yung hindi yung prito na katulad ng ginagawa natin na ginigisa. Hindi ganyan. So, parang roast lang. Pwede rin siya i-oven. So, yung iba ino-oven. Pero mas maganda yung hindi siya sunog kasi kapag yung ginagawa natin yung nagigisa na medyo sunog hindi na siya masarap. So, kailangan aalalayan lang yung pagka medyo brown na siya. So, ito okay na to. Alright. So, I think this is okay now. Sarap pong, pwede pong pag gumawa kayo nito ay salt and pepper, pwede na rin yun. Siyempre kung medyo gusto niyo ibang lasa, may parsley. Yan lang po. Okay. So, ito po yung isang
na-discover namin sa isang Italian na restaurant. So ito'y pinapalaman sa tinapay. Kahit anong tinapay na gusto nyo, papakita natin kung paano namin kinakain. Like, pwede nyong... ito'y... balsamic vinegar. Balsamic vinegar, tsaka extra virgin olive oil. So, ayan. Okay. So, meron tayong kape. At ganito po ang ginagawa namin sa tinapay. Pinapalaman namin yung bawang. So, kahit anong tinapay na gusto nyo. So, ayan, ginagawa namin eh. Hati namin sa tinapay, tapos mas bubutasin mo sa gitna yung parang gagawa ka ng baso. Yes. Ayan, mas lalagyan mo yung bawang. Ayan, parang hindi malaglag kaya... Wala tayong kutsara. Okay lang. Ayan. Sarap yung kinamay. Ang kinamay. Oh my god. Siksik isiksik. Init. Oh, mainit. Kutsara, kutsara. Okay na. Siksik na. Malinis ang kamay ko, actually. Okay lang. Siksik. Kakahugas so, maghugas muna kayo ng kamay. Sabi ng mga doktor ngayon, kakahugas ko always lang wash kamay. Your hands. Okay. Dahil naghugas din ang plato. Okay. Alright. Siksik, siksik. Ayan. Tapos lalagyan ng paminta. Kung gusto niyo ng konting salt, pwede niyo lagyan ng salt kung extra matabang. Extra virgin olive oil. Olive oil. Or olive oil. Oops. Okay. Good. Good. And then... Ito ay balsamic vinegar. Pero ano siya eh, parang siyang... parang kinomersyal mo. Parang toyo eh. Sponsored eh. Kundi pa. Kundi enough yung lasa, pwede niyong dagdagan. Okay. So, ganyan siya. Pakita mo yung sura. Yan. Yummy. Yummy. So, with matching coffee. Kaya natin. Kahit hindi mo siya sunugin kasi ito kailangan ng texture niya malambot kapag ganyan pag piniga mo malambot siya luto na siya luto na so parang siyang patatas ang texture niya kapag naglaga kayo ng patatas so ito po ay gusto namin i-share Italian food. Sa mga gustong kumain ng bawag, hindi lang yung ipiprito at ihahalo sa sinangag. At ito yung isa sa paraan para... Sumulagyan ng konting asin. Pwede rin. Pwede rin lagyan ng konting asin. Okay. Sarap. Ito ang palaman namin ng bawag. Namin ginakain ang palaman na bawang. Masarap siya. The best. So, please subscribe po. Maraming salamat.